Oh, excited tayo sa first day natin, ah. In every relationship, there's always a mix of love and lies. Dream company ko to. May nagkukunwaring in love para hindi mahalatang nanluloko sila. Diba, dati naman, may hindi pinapakita ang totoong nararamdaman. Kaya, naging close ko na rin naman si tita. Okay naman siya. Ganun pa rin. May tinatago ang tunay na pagkatao. Wala bro. Ito, same-same pa rin. May tinatakasan ang nakaraan. At may kasalanan na gustong pagtakpan. How dare you? Saan ka galing? Pero ang pinakamasakit na kasalanan ang magsinungaling sa taong mahal mo. Anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Daddy, sorry kasi nobody lies to me and gets away with it. Daddy, sorry, please. Daddy, sorry, hindi na talaga mo ulit. Sorry talaga, Daddy, please. Hindi na si Andrea lang ba kasama mo? Daddy, oo, si Andrea lang yung kasama ko. Siya lang, wala nang iba. Daddy, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, Daddy. Wala ka ba kasamang ibang lalaki? Daddy, wala. Wala ko kasamang lalaki, Daddy. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Wala ko ibang kasama. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kapag naman ko niloloko mo ako. Daddy, nasusuktan ako. Daddy, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong, wala akong kasamang ibang lalaki. Si Andrea lang talaga. Tsaka alam mo naman, Daddy, na ikaw lang eh. Daddy, ikaw lang, please. Daddy, ikaw lang talaga. Daddy, Daddy, please. Gusto mo ko bumawi sa'yo. Please, maniwala ka sa akin. Lahat gagawin ko. Lahat gagawin ko. Ito, Daddy. Ito. Ayaw mo lang ako makabawi sa'yo. Please. Please, Daddy. Please. Daddy, please. Please, Daddy. Daddy, please. Aga! Ano, tol? Kain na. Ang dami naman yan. Hindi, nagbaon lang. Uy, ba't dalawa? Nax. Para kay Nika, no? Eh, tol, paborito niya kasi ito, eh. Alam mo ba, nung college kami, kahit ito ang kainin niya araw-araw, hindi siya nagsasawa. Ginagalingan mo talaga, ha? Teka na. Pinupo ka mama na ba? Tol, may dahilan kung bakit nagkita kami ulit. Makalipas ang maraming taon, ngayon, hindi ko na siya papakawalan pa. Ang senti mo naman, bro. Pero, supportado kita dyan. Salamat, tol. Sino yan? Si Tito Ruben. Teka lang, tola. Okay. Gusto mo ba ng breakfast? Doon ka nga sa kabila mag-vacuum. Ayoko na maingay dito. May kailangan ka ba? Kung may kailangan man ako, hindi ko makakapagbigay nun. Galit ka ba? Ikaw ba yung nagsumbong kay Victor na umalis ako? Tinanong naman kita kung anong sasabihin ko kung sakaling tumawag si Sir at hinanap ka. Tumawag ba talaga? O nagsumbong ka? Bakit bigla na lang siyang dumating nang wala sa schedule? Si Sir ang nagpapasweldo sa akin. Tungkulin ko ang mag-report sa kanya.
Excuse me. Tol, kumusta daw airpads mo? Nasa ICU. Comatose. Pero tol, di ba advanced naman yung technology dun sa Qatar? Eh, for sure, may gising din airpads mo, tsaka gagaling din siya. Hmm. Ang sabi ni Tito Ben, ang assessment daw ng doktor eh, wala na. Naka-life support na lang daw si tate. Eh, ano plano mo, tol? Pupunta ang Qatar? Hindi. Pero ba't ganun, tol, no? Wala akong nakakamdaman. Kahit alam kong malapit na siya mamatay, hindi ako nalulungkot. Hindi ako naiiyak. Hindi ako natatakot, eh. Siguro kasi matagal ko nang iniisip na patay na siya. Kaya maski ngayong naghihingalo na siya, wala na akong pakialam.